Para sa isang araw po, it's Xiao Time! Ayon mismo sa prestigyosong Ramon Magsaysay Award, ang pinakamataas na premyo sa Asia, democratic government is not necessarily good government. Ngunit, noong August 30, 2000, pinarangalan nila ng Magsaysay Award for Government Service ang isang alkalde na nagpatunay na maaaring maging demokratiko pero epektibo. Giving credence to the promise of democracy by demonstrating that effective city management is compatible with yielding power to the people. Naroon ako sa programang iyon at sinaluduhan ko mismo ang alkalde na pinarangalan nila, si Naga City Mayor Jesse Manalastas Robredo. Ano ba ang ginawa ni Robredo upang mapaangat ang Naga City mula sa pagiging third class city tungo sa first class sa loob lamang ng isang taon pagkaupo? Sinilang na Nagenyo si Robredo noong 1958. Magaling na estudyante at manlalaro ng chess. Nagtapos ng dalawang kurso sa De La Salle University, Mechanical Engineering at Industrial Management Engineering. Nagtrabaho sa malalaking kumpanya sa Pilipinas habang tinatapos ang MBA sa Universidad ng Pilipinas. Ang People Power Revolution ang naging inspirasyon niya upang bumalik sa Naga at magsilbi bilang pinuno ng Bicol River Basin Development Program. Noong 1988, nanalo bilang alkalde ng Naga sa napakaliit na lamang sa edad na 29. Ang Naga noon, maraming mga informal settlers, kulang naman sa trabaho at traffic. Sa pag-upo ni Jesse, tinanggal niya ang palakasan sa City Hall at kumuha ng mga tao batay sa kakayahan. Naging graft-free ang pamahalaang panlungsod, kaya naman, dumating ang mga negosyante upang mamuhunan sa Naga. Ginamit niya ang pinag-aralan sa pagpapatakbo ng negosyo sa pagpapatakbo sa lungsod. Kaya naman, naibalik ang first-class status ng Naga noong 1990 sa pagsigla ng ekonomiya at paglaki ng kita ng lungsod. Hindi naglaon, ang kita ng lokal na pamahalaan ay lalago ng 573%. Upang sugpuin ng kriminalidad, pinasara ni Mayor ang mga nightclub, pasugalan at mga drug den. Inilayo sa sentro ng Naga ang mga pampasaherong terminal. Ngunit, nagbigay ng mga training para umunlad ang kakayahan ng mga tao. Parehong tough and kind, ika nga. At kahit walang mga bodyguard, lumilibot sa lungsod, suot lamang ang kanyang chinelas bilang sapin sa paa. Makikita siya mismo na nagwawalis o nakikipaglaro ng basketball. Nagbigay ng patubig, mga kalsada, mga daycare center, ospital at iba pang proyekto para sa mga nasa laylayan sa tulong ng kanyang asawang si Attorney Lenny Robredo, ang bagong halal na pangalawang pangulo ng bansa. Pinaunlad niya ang buhay ng 4,500 na mga walang tahanan sa kanyang programang Kaantabay sa Kauswagan o Partners in Development na nagbigay ng pabahay at kabuhayan. Nang mahalal ng walang kalaban noong 1995, inusig niya ang konseho na ipasa ang Empowerment Ordinance, ang pakikilahok ng iba't ibang sektor sa paggawa ng mga ordinansa ng lungsod. Demokratiko, pero epektibo. Pinagkatiwalaan ng Naga na maging alkalde si Jesse ng anim na termino mula 1988 hanggang 1998 at mula 2001 hanggang 2010. Noong 2010, naging Secretary of the Interior and Local Government, ngunit namatay sa isang plane crash noong August 18, 2012. Kabutihang loob, katapangan at kahusayan maaaring taglayin ng ating mga pinuno tulad ng ipinakita ni Jesse Manalastas Robredo. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao Time.